radar natin, X-band radar. Yung X-band, yung maliit, yung S-band, to yung mataas, mas malaki. Pero dito muna tayo mag-focus. So, unang gagawin nyo, safety first. Itong may switch to dito, local switch, although nakapatay na yung power sa baba, sa bridge. Pero ito, i-off nyo pa rin dito, para nasa inyo yung control. Kasi baka may magkakamali mag-operate doon, umiikot to, para kayo tinawaan ng helicopter dito. Pero mabagal lang naman yung ano na ito, yung ikot, kaya medyo hindi naman masakit. Malakas lang yung radiation. So baklasin natin yan isa-isa. So ito mga kalaiki, meron tayong assistant, si Katoto Jonard. Yo! Mga kalaiki at Katoto Brothers! Ito ang piniling malakas kasi mababa lang yung talent pin ito. Pero ayun din, makamalakasan yan. So ayun nga, kaya mapaglis trabaho natin, meron tayong alalay. Pero pag mga ganito kasi na mo working aloof, talagang required merong kakasama para kahit nag-aabot ng tools saka sa safety na rin. So tara, baklasin na natin. Yo, yung Katoto dyan, assist as required. Ito kami ngayon sa radar, sa X-band. Parang kami nabing assist as required. Assist as required. At your service, take it away. Yun yung mga connection ng power, pero hindi naman kayo magkakamalilito kasi iba-iba ng connector to. Pero maganda, lagyan na rin ng marking para sigurado, dahil mas mahirap pag troubleshoot kaysa magpa-class. Magnetron. Pero gagawin natin, kaya tayo may dalang balde, ibaba natin sa bridge to kasi meron tayong kailangan hinangin. So nasasalob yung magnetron niya, mamaya mapaliwanag namin. Pero dito, tignan nyo, ito yung main motor niya, ito yung nagpapaikot sa pinaka radar scanner natin. Pero ito bago to sa record dito, September, bagong palit lang to, kaya wala tayong gagalawin sa motor ngayon. Pero pag sa ganitong style, nabaklas nyo na, ayan, makikita nyo yung specification ng motor, total binaklas nyo na, kunin nyo na rin yung specs ng motor para may record din kayo. Kasi yun naman, ito yung sinasabi ko mga connector, marami tayong binaklas, 1, 2, 3, 4, plus yung ground, 5, ito pa, 6. Hindi naman yung magkakapalit-palit kasi meron yung iba-ibang klase ng connector. Pero laging pipicturean nyo muna bago baklasin o kaya mamarkingan nyo. So, kaya lang, ipapa po natin ito. So, ngayon, nabaklas yun ah. Dahil bababa tayo, ginagawin natin, takpan muna natin ulit para safe. Kasi baka mamaya, biglang umulan, nasa baba ito, alam nyo na ang kasunod yun. Kaya ganyan lang, safety first lang.
kasi baka biglang umulan eh. Kaya nga pala, ito meron ditong gasket. Protection to para sa weather, para hindi pasukan ng tubig. Pero mamaya, pag kinapit natin, ang pinaka-final, lalagyan natin ng silicone dito ulit, panibago. Para siguradong hindi mag-leak yung water. Don't leave me here high and dry. Oh,
nagpalit lang ni electrician ng magnetron. So, meron tayong step by step na ginagawa to have a nice target or working ng ating radar. So, pagkatapos ng pagpalit ni elect, ilalagay muna natin siya sa initialization menu. So, first you click the menu, then you go to number 1, the echo. Then, tune initialize dahil natapos na yung 30 minutes niya na running. Okay, initialize natin. So, hintayin na lang natin kung matapos yung kanyang tune initialization. Then, after that, ilalagay na natin siya sa set to 0 ang kanyang TX time at saka on time. So, yan, mapapansin nyo, parang may umiikot. Ayan na yung sign ng scanner natin na nagka-function na siya. Ang ganda ng... Kaya obserbahan nyo, maganda kayo, malinaw. Oh. Maganda yung target natin. So, madaling sabi, okay yung pagkakakabit natin ng magnetron. So, ang kailangan natin gawin, i-reset lang natin uli yung transmit time para uli sa port as 4,000 running hours ng magnetron. So, re-reset lang sa 0 para ma-monitor lang ulit. So, antayin lang natin ang transmit pa siya. Tune initialize na natin. So, after natin ma-tune initialize at maganda na yung ating radar performance ngayon, so ang next natin is gagawin natin yung tinatawag nilang performance maintenance, which is in the menu, you go to number 4, then you just on. So, itong circle na to, ito yung sinasabi niyang performance maintenance, which is i-ano natin siya, i-tawag dito, susukatin natin siya kung hanggang saan yung kanyang range. So, about 15 nautical miles, yan ang okay yung ganyang target range. Kasi as per sa kanyang manual, kung less than 15, which is about 14 nautical mile, which is ang radar natin, ay hindi magandang kanyang detection. So at that range, 15 nautical mile, it's pasok siya sa kanyang performance maintenance. May increase ba yan? Hindi na. Ayan na yan. Ayan ang pinaka... So, ayan na lumabas. So, open na yung performance niya. Oo, ayan pa nga. So, ang gagawin natin, pag ibabalik lang natin siya is click the menu. Then, you go to number 1. And off lang natin para back to normal operation siya. Okay. So, yan yung ating normal operation niya. So, lalagyan lang natin ng range natin kasi nasa 0.5. So, gawin natin muna sa mga 3. Tingnan natin kung maganda yung detection niya. Oh, yan, okay na. Dahil magaganda yung mga nakukuha niya mga echo. So, mean to say, yung pagpalit natin ng magnetron is okay. At lalong gumanda yung kanyang target. Tingnan natin kung okay, maganda. Maganda ang mga echo ng mga target natin. Kumbaga, itong mga yellow, yan yung mga barko sa ating paligid or in sa area natin. Yan. So, maganda ang kanyang detection sa 6. Then, we try to 12. Yan.
So sa 12 nautical miles, so okay, maganda, maganda ang kanyang mga discs kasi nakikita natin yung mga malalayo. Let's say itong mga to, barko na to, it's about 11.7 nautical miles. So okay yung kanyang detection sa 12 nautical miles. So yan po ang ginagawa after magpalit po ng magnetron, which is either S-band or X-band radar. So final na lang, re-reset na lang natin yung transmit time. Yeah, transmit so, time. So dahil okay na yung magnetron, pwede tayo mag-reset ng oras. So confirm na okay. So check natin yung paano mag-reset ng oras, yung step by step din. So we will. So again, so standby muna. Kunin muna natin, Lika. Ah, sige. So yan, sa standby mode siya bago tayo mag-transmit. Pero important thing, record nyo muna yung on time sa transmit time para meron tayong reference. So ngayon, ayan, magre-reset tayo ng timer niya. So, ayan, papakita na yung second officer kung paano tayo magre-reset ng transmit time. Okay, transmit time. First, we click the menu button. Then we go to zero, the initialize. Then we go to number 4, installation. Then we will see the number on time on number 8. And the number 9 is the TX time. So we will first the on time. Yes. Then we click. And then we make it 000. 0 0 0 0 0 0. Then enter. Okay, so 0 already. Then the next one will be the TX time on the number 9. Then we put the 0 0 0 0 0 0 0 0. Then enter. Okay guys, na set to 0 na natin ang ating radar. Nagbago na tayo kasi ng magnetron. Every time we will change the magnetron, i-zero natin ulit yung on time at saka TX time ng ating radar. So yun lang para at least mamonitor natin ang kanyang transmit time to 4,000 hours. Then we will change again the magnetron. Okay guys, that's all. Then we go back to menu again. Yan, 0-0 na natin. So, gagawin natin is tatanggalin natin ito. Palitan natin ng bago. Magaya natin sa menu. Customize. Test. Self-test. Start. Okay na, tapos na tayo sa ating trabaho ngayong araw sa radar. Ngayon, itong X-band is 4,000 running hours, S-band 7,000. Yung S-band natin, running hours niya ngayon is 7,007. So, for replacement na rin yung magnetron. So, ang tanong, nag-replace tayo ng isang magnetron, due date na rin yun, mag-replace ba tayo? So, ang tamang sagot dyan, ang maganda dyan, huwag mo nang i-replace yun. Huwag nyo munang palitan yung magnetron. Huwag kayo magpalit ng magnetron ng sabay. At least, sa next voyage nyo palitan yung isa. Para itong pilitan yung magnetron, makita nyo muna yung full performance niya pag nag-navigation na kayo. So, pag nakita nyo, na-clear na, na-okay na, maganda yung target natin, walang problema, walang alarma, good operation, then yung susunod naman na magnetron, pwede na natin palitan. Kasi mahirap din, pilitan nyo parehas,
bigla kayo nag-standby, biglang pag-start up, after few minutes, nagloko parehas. Alam nyo, nakasunod doon, plane ticket ulit. Kaya ganun lang, safety lang. So, ito palang 4,000 sa 7,000 running hours sa bi-manual yon. Although operational pa naman siya, pero ayun lang sinasabi sa maker's manual na ayun lang yung running hours mo para makapag-safe ka, safe navigation ka pa rin using the radar. So, para preventive maintenance yun, para hindi mo nahintayin bumigay muna o masira bago ka magpalit. So, napaka-special ng radar sa barko. Dito lahat naka-focus yung ating navigation. Siyempre, ganun sa Ectis. At yun lang, maraming salamat sa inyo. Hanggang sa susunod. Abangan nyo yung S-band. Medyo iba yung sa S-band. Mas malaki yun. Mas mahirap, pero kaya pa natin. Thank you.